Sa live video na ito ni Romel Gumatin, nito lang January 18, 2024, makikita ang pagbaha ng putik sa kalsada ng Mount Diwata, Mungkayo, Davao de Oro. Kapansin-pansin din ang paunti-unting pagguho ng lupa sa bundok na nasa kanilang harapan. Panay-panay ang bigay ng putik. Grabe na talaga, guys. Makalipas ang 3 oras, nangyari ang mas malaking pagguho. Natabunan ang kanyang bahay. Nasawi si Romel, kanyang asawa, 5 anak, 4 na kapitbahay. Kasama naging biktima ng pagguho sa lugar ni na Romel, ang asawa ni Julius Nenyaria na si Marjumi, 33 years old. Kwento ni Julius, bago nagpunta sa bahay ni na Romel, nakapag-live rin ng online si Marjumi nang nangyayaring pag-ulan sa kanilang lugar. Isang prayer meeting daw ang pakay ni Marjumi sa pagpunta kina Romel. Nalangin na, tapos naghawak kamay, patapos na niya, doon pa din ang sakuna nangyari sa oras na yon. Kaya wala talagang nakalabas. Agad na tumakbo si Julius sa pinangyarihan ng landslide. Tingin ko talaga sa bahay, wala na talagang natira kahit bubong, wala nang makita. Iyak na lang ako ng iyak. Si Julius ang nakakita sa katawan ni Catherine, asawa ni Romel, at sa 1 sa 5 mga bata. Si Julius din ang nakahukay sa katawan ng kanyang asawang si Marjumi. Nakita ko yung paa niya Nandito pa nga yung bracelet ng sa paa niya. Yung iba, ma'am, rescuer na yun kasi wala na. Ang tabo nila malalim na. Landslide prone ang lugar ni na Romel. Ang tanong, naabisuhan ba ang mga residente sa posibleng pagguho ng lupa na dala ng sunod-sunod na pag-ulan sa lugar? Sabi ng lokal na pamahalaan ng Mungkayo, bago ang nangyaring trahedya, nagpatupad sila ng preemptive evacuation sa mga residente sa lugar. There was actually yung mga areas namin that we considered risk for landslides. So specifically at Mount Diwata, we had been monitoring the area since pa naman, no? 2 days before, nagpalabas na tayo ng preemptive evacuation kasi we foresee the risk of landslide. We did a forced evacuation. No? The particular area kung saan may landslide was actually cleared. Yung iba lang talagang individuals was bumalik for some reasons. Dagdag pa nila, wala raw dapat na nakatira sa may Mount Diwata. Mount Diwata was declared actually na no habitation. Nagiging problema namin kasi andun yung kabuhayan nila. Most of them are minors. Wala pang 2 linggo ang lumipas, isa na namang landslide ang tumama sa bayan ng Maragusan sa probinsya pa rin ng Davao de Oro. Nangyari ito kasunod ng walang tigil na pag-ulan sa lugar. January 31, nang makunan din ang video ni Aling Virginia Buhian, 59 years old, ang nangyaring landslide sa kanilang lugar sa barangay Poblasyon, Maragusan, Davao de Oro. Nag-iimpake na rin ang gamit sina Aling Virginia kasama ang kanyang kinakasamang si Felipe Resina para sana lumikas. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang gumuho ang lupa at natabunan ang bahay nila. Hindi talaga umabot, ma'am. Tinamaan na talaga sila. Sa parehong araw, nahukay ang katawan ni Virginia at 2 pang biktima. Nabasag yung panga niya, ma'am. Balik-balik lahat ng buto, ma'am. Pero hanggang ngayon, hindi pa nahahanap ang katawan ni Felipe. Kahit saan na namin siya hinanap, wala talaga. Sumuko na yung rescuer, ma'am. Hindi daw nila alam kung saan na talaga o sa ilalim na talaga siya ng lupa. Sabi ng Maragusan LGU,
itinigil na nila ang retrieval operation makaraan ng 4 na araw na paghukay at paghahanap kay Felipe. Palagi pa rin umuulan dito sa Maragosan, ma'am. Kagabi, mahigit isang oras, umuulan na naman. Meron na naman mga landslide. Pahirapan pa rin yung pag-retrieve. Lalo na yung mga rescuers namin, baka mapasubo, delikado sila. Hindi kami maka-operation paggabi, araw lang. Gustuhin man ng mga pamilya ng mga nawawalang biktima na ipagpatuloy ang retrieval operation, wala raw silang magawa. Wala kaming kinailangan gumastos para hanap ng tao para maghukay doon. Paliwanag ng Maragusan LGU, nauna na raw silang nagbigay ng babala sa mga residente na lumikas bago nangyari ang landslide. Nagbigay kami ng letter, padala sa kanila, babala sa kanila na kung maaari, mag-withdraw na sila sa kanilang mga tinitirahan. Pero hindi pa dyan natatapos ang kalbaryo ng mga taga Davao de Oro. Nito lang Martes, February 6, isa na namang landslide ang nangyari. Natabunan ang 2 bus na may sakay ng mga minero. Sa actual video na kuha sa barangay Masara Mako, Davao de Oro, makikita ang pagsagip sa isang lalaking nabaon sa lupa. Ilang lalaki pa na sakay ng 2 bus na natabunan ng lupa ang nailigtas sa mga rescuer. Pagputok ng liwanag, dito na nakita ang mas malaking pinsala na dala ng landslide. Ang bundok halos mahati sa gitna dahil sa pagguho. Ang barangay hall na ito, halos bubong na lang ang natira. Makikita rin ang mga bahay na natabunan ng malalaking tipak ng bato na halos matabunan na ang kalsada. Habang umakyat na sa 15 ang nasawi sa nangyaring pagguho ng lupa. Buhi oh! Ta, anghel, anghel! Isang 4 taon at 2 buwang gulang na sanggol ang nailigtas pa ng mga rescuer 3 araw makalipas ang landslide. Patuloy pa rin ang search and rescue operations sa 100 pang nawawala. Sabi ng PDRRMO ng Davao de Oro, maituturing na landslide prone area ang bayan ng Mako at ang iba pang lugar sa probinsya. So yun yung isa sa aming challenge actually, because geographically, ganun talaga ang aming probinsya in terms of our locations, no, ng mga lugar na yon, nasa mga mountainous locations. Paliwanag din nila, ang sunod-sunod na pag-ulan dala ng masamang panahon ang dahilan ng pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. We were able to experience the shear line affecting the province of Davao de Oro. We were affected by the trough of low pressure area, which still affects our 11 municipalities in the province of Davao de Oro. Yung portion ng mundo, pag tumama doon sa mainit na hangin, nagkakaroon to ng boundary na kung saan nagkakaroon ng mga kaulapan na pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 50,000 na pamilya ang naapektuhan sa Davao de Oro dahil sa mga sunod-sunod na landslide. We are trying to reach as far as areas that are not reachable. Mayroon kasi mga ilang mga areas na isolated. So sa ngayon, massive po yung ating relief distribution. Habang mahigit, 30 naman ang nasawi sa magkakasunod na trahedya. Ang tanong, ano ang ginagawa ng lokal na pamahalaan para maiwasan pa ang ganitong insidente? Importante lang naman dito is really to maintain the safety of everyone, that whenever there are alerts or warnings, they really have to comply. Hindi na bago sa atin ang mga sakunang dala ng kalikasan. Sa mga panahong kaligtasan at buhay na ang nakataya, mahalagang sumunod sa mga babala ng mga kinauukulan. At dapat rin na istriktong ipatupad ng pamahalaan ang mga panuntunan, lalo na sa mga landslide prone areas, at ilika sa mga residente bago pa mangyari ang sakuna. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Note.